roll. Eto na. Nagharap na again ang kanila mga photo dito. SGD Omega versus Blacklist International Game number 2. Ayan. Ako, paano nga kaya babawi dito, no? Yung Blacklist International natin. Veteran center na naman sila dito. Though, wala yung Grak na sabi kanina ng mga pass natin. Mahirap kapag isang Grak ang katapat mo, then naka-veteran center ka. Kasi possible na gani, counter jungle ang isang Grak talaga. Tama, tama. Tapos ko kung titignan mo ha, ito SGD Omega from their previous game, lagi ang mga core hero nila like Ling and Claude pinapartneran dito ng Jela. Now, itong SGD Omega, pinapakitaan nila na hindi lang Jela pwede namin i-partner sa mga core hero namin. We have this Rafaela na nakakadagdag mind games or strategy ng SGD Omega against other team, not only Blacklist International, pati sa mga ibang teams na nanonood kung ano yung possible or potential na SGD na maaari nilang kasalubungin, lalo't papasok na tayo sa playoffs. Yes, and kung makikita mo ngayon na parang Prof. Bino, yung Rafaela natin talaga is actually a good matchup against the Uranus. So currently, a good matchup against the Uranus dito. Kung makikita naman na the harassment coming from the Rafaela, hindi kayang i-sustain ng isang Uranus. Tama. Talaga, kasi hindi mo kailangan lumapit eh. Ang kailangan mo lang chumani dyan ang chumani. Eventually, kung merong pulado, pwede nilang gawin. Look at that haze. Very aggressive. Sinusundan niya dito si Honda Beast. Disengage siya muna. Trying to rotate. 3-man rotation for the side of Blacklist International. Trying to snatch any tower dito. Aqua, medyo pulado. Sabay, disengage na muna. Look at the bottom lane to. Si dito, laban sa tatlo. There's though still. Round 2, Max! From SGP. Nako, mukhang magkakaroon tayo ng round 2 dito. Haze, though, wala ng skill to chase away the enemy team. Tingnan mo. Tama nga, kalkulahan lang dito. Trying to get the Cyclone Eye. Gusto yata ni ano doon, ninihit mang injector. Pero mas nagiging maingat si Honda Beast dito na anytime so pwede siya mahugot or maiba to dito ni Hit. Which is nakita natin kanina from the previous game, si Hit, si Mr. Fundamental, si Mr. Setup Boy, na wala nang paligoy-ligoy, bato kung bato. Ayan o. Disengage siya muna. Oy, alam niya. Tatlong hero ang tumatalong papasok doon. If ever man, good shot call for the side of SGD Omega. SGD, na wag mo nang clashin. And gusto ko rin yung pagiging agresibo ng Blacklist International na hindi na kami pwede magpauna sa inyo. Sinasabayan na namin yung every hakbang dito ng SGD Omega. Hindi na sila nagpapabuli, no? Tulad na nangyari sa kanila kanina. And they now know how to prevent haze dito, no, from using the ejector. Talaga namang dikit-dikit sila. Once na magdikit-dikit talaga, mahirap pumili kung sino yung ejector mo. Random na yung may hagis ng isang hit. Ako po, pero killer dito. Trying to go inside. Haze still chasing. Nako! Sabi yung ultimate dito. Off haze. Last call is Tamon. It was here comes once again. Yung mga basic attack na coming from the Marsh and killer na iniwan dito sa ita. Pero Skadi Z still on the turtle. Nakuha yung turtle. Killer dito will be served and will be taken down by Toshi. 2 for none in favor of SGD Omega. Di ba tapos? Aqua with the Jitkundu. Way of the Dragon will connect. Pero nahina payong! Pabalik. Here comes Edward. Yung payong naman talaga. Maulan! Papatak na lang na ako po. Sakto. Maulan. Tama ka yung parang Prof. B. Pero Edward will disengage. Scary yung position dun kanina ng Blacklist International. Good thing na hindi pa ganong kalakas ang damage ng payong kapatid or the yin yang overturn dito ng isang Kagura against the team of SGD Omega. Now, medyo kinakalkula na nila in terms of rotation, very low score ang ating killing score. Ang ating larong ito. Look at the Way of the Dragon na untog dun sa bato. Walang follow-up, pero Honda Beast moving forward dito, mag-snatch ba? Hindi. Hindi na muna mag-snatch. And another one dito killer sa top. Si Killer! Grabe. Yun na nakita mo, ikaw ang killer pero ikaw yung pinatay. Delicates ang mga ganong movement and a good one for the Blacklist International. Bakit? Sinasabayan na nila yung objective. Kanina na-late sila eh. Yes. Na-late sila ng isang torre. Tapos eventually, nagtuloy-tuloy na. Wala nang habol. Ngayon, gusto ko yung decision making nila na okay lang makuha ang ating hero na ganon. Basta makuha natin objective. Yes, tama ka naman dyan. Pero ako, ejector! Another teammate na naman yung mangyayari dito. The ejector has been used, pero killer
medyo may kakunatan and the disengage is real coming from both sides of the team. But Claude, look at this. Tamang power push on the middle lane and wala nang nagawa pa dito para dumepensa ang Blacklist International. Nalansin na naman. Nalansin na naman sila. Para o, oh, sige, ano ah. Kunwaring kaklash tayo dito tapos pumush ka na dito. Baka ikaw na bahala dito, ha, GZ, ha. And medyo nalansin na naman ang Blacklist International na nakakuha na sila ng isang tori. Ang laki space binibigay sa Esmeralda dito, pero they want team fight against this one. Nagagawa na sila dito. Ang ganda ng RKO sa tatlong miyembro with the placing 2 and combination. Tinamaan na rin 2 man daw. Hindi pa tapos. Pwede pa nila sundan dito si Edward. Diyos ko, alam nila Edward? Position. Lumatabang of Toshi. Di siya agad tumalon. Right after that one. 3 man down for the side of Blacklist International plus the turtle objective. Mm-hmm. Ang laki ng kalamangan dito ng SG de Omega from nang nag-spike up. Oh, grabe. And look at the replay, guys. The snatch coming from Mr. Hayes plus the blazing duet. Swabe na combination, no? Partida nung wala pa actually doon yung falling star mo natin. Mas mabilis na tapusan ay think yung team fight na yun, kung the Falling Star was the one who connect doon sa RKO na ginawa ni Paring Ace. But the Blazing Duet has enough damage kasi nga the Demon Hunter Sword is already there. Oo, medyo ano na, tema cuts na. Plus, kung tinan mo yung itemization dito ni Kenji, Lightning Truncheon para sa kanyang Rafaela. It means na sa team fight, ready rin siyang, it's ready, not only about ready. The heal. Meron chinchan damage plus the slow na dadali niya sa team fight. Every time nasasalubong ang Blacklist International. And right now, the map control is on the SGD. Ejector! Speaking of map control, Ejector for Honda Vista. Ultimate will connect, pero siya ang nasa bunutan. Under the turret, Edward will take the kill. But look at Hayes. Dito, medyo may kakunatan na kahit denied niya under the turret, no one will will fight dito. Talagang napitas lang nagkamali ng engagement yung ating si Heath. Medyo naging greedy din si Hit and a presence of mind coming from Honda Beast na somehow still may tori kami dito. Diba? Oo. Kung sobrang aggressive mo, eto pwede kitang hatakin dito sa teammate. And their way of the dragon and na pick off na dito ang isang Rafaela. Score 6-4. Still favored SGD Omega. And there goes Toshi. Isang mabilis lang against Aqua. Hindi pa tapos. Ejector, nilalayo. Palayo dito si Kill sa kanyang base militar. Ace giving a lot of information kung nasan mismo ang mga Blacklist International members. Yes, and right now the turtle is being taken by SGD Omega and there will be no contest indeed galing sa kabilang team. Instead, they are now trying to defend their second tier turrets on the bottom lane. Pero Esmeralda, alam naman natin kung gano'n na siya kasakit ngayon. Kaya naman, walang magawa ang Blacklist International dito kundi iba to ng iba to yung payong ni Edward. Oh, yan ang tinatawag na nating payong kapatid. And Ace trying to zone out. Alam mo, medyo nakadala ng takot yung setup ni Hayes doon sa kanina. Kaya kung titignan mo talagang mas naging maingat na talaga ang Blacklist International. Yung setup nila ngayon is hiwa-hiwalay. Ayaw mo naman as an Atlas, isa lang mahuli mo. Unless na talaga yung ginang dito, hinatak na. There go the play coming from Blacklist International. Hindi ka pwede magpapaya dito. Hit! Medyo pumaback na. Ayaw na naman! Si Mr. Hayes! Diyos ko! Apat na miyembro! Kinadena pero kahit hindi ginto. Grabe naman yun! Hayes still on the go and chasing the tube. The stun will not connect just because of the Shunpo. Pero Kenji, with the movement speed, Aqua, very low on HP. Sinusubukan pa rin nilang habulin, though hindi na nila magagawa on the bottom side naman. Though hindi natin nakikita, the turret has been taken down. HGZ on the inside. Grabe naman sila, pakita nila dito. Aqua still right away, crouching on the bottom lane. Talagang namang napakalaga ng kalamangan ng SGD Omega. The stun will connect kaba rito. The stun will connect and that would be mega kill for an Atlas Haze of SGD Omega. Grabing hatak na doon. Kanina pinag-usapan natin nagiging maingat. Hindi pala. Nagiging sobrang galing lang talaga ni Haze sa sitwasyon na to na kung mandakotche para mo checkpoint na pag-acha mo Blacklist International. Grabe. Tinan mo yung stats ng ano ha? Ito yung stats ni Hayes mismo. 4-0-6. Ang ating kill point dito ng SGD Omega, 11. So it means, nasa lagpas 90%. Oo. Ang kanyang ambag dito sa every team fight. Oop!
Medyo nag-twist na. Hindi lagi Pasko. Medyo nag-twist na. Hindi lagi yun, hindi lagi tama. Yung nga nagagawa talaga ng mga players natin dito, no? Pero, grabe na yung kalamangan dito with 9,000 golded SG the Omega. Ang item compare natin si Bruno against sa Claude. Nako po, 3 core items against 1 core item. Grabe, paano kaya susolusyonan to ng Blacklist International? 11-5 ang ating score. Objective 5-2 in favor of SGD Omega. 10 minutes na. Wala pa masyado nasasagot ng Blacklist International dito. Plus, may bonus pa. Nandyan na ang 6 man nilang si Lord. Lalabas na anytime soon. Nakap? Oop! Di magandang... Di magandang ano yun ha? Di magandang burn ng skill to. Haze! Tinan mo naman yung ginagawang takot ni Haze dito against sa members ng Blacklist International. Look at Kenji's damage against Killer. Kita mo ba yung isang skill lang o ng isang Rafaela pag namang 1-4 yung nawala sa buhay ng take note Uranus. Oo. So talagang damage and possible na burst and there go Toshi will fall. Tamang ano lang. Tama attack lang coming from Honda Beast. Kaya medyo sinasama dito ang side ng SGD Omega. Medyo pangalawang pick off na yun. Kailangan mag-ingat si Toshi. Di ba? Sa mga ganong pick off. Look at that. Free hit lang siya, GC. Wala siyang iniintindi masyado. Kundi ang tore lang dito ng Blacklist International. Last turret dito for side of Blacklist. Nasa nagsagot. Where's the defense? Trying to clear up or kill the Lord. And they want a reset. Pero look at that. Walang pahipahinga na naman. RKO na naman. Riddler. Multi kante. Nakakuha si Riddler dito. Hindi pa tapos. Susunod pa ata. Wave the Dragon. Makukuha rin ata dito. Si Hit will fall as well. 2-4-1 exchange. And Edward, look at Hajiz. Edward almost fall down doon ha. Parang profi. Grabe ang pinapakita ni Hajiz dito. Actually, I think natalo ang SGD Omega during that teamfight just because Claude wala doon as well as si Toshi. Tama. Medyo na pick off doon na maaga si Toshi. Yun nga sinasabi ko na kailangan mag-ingat ka pa rin sa mga ganong pick off just to make sure na maklose ang laro. Diba? Kasi kahit anong balibalik na rin natin, still the Blacklist International, meron pa rin naman ng marksman yan eh. Kung magsunod-sunod dyan, kung magtuloy-tuloy, yung mga ganong pick off, possible, may potential pang comeback to. We cannot deny the damage coming from a Bruno later on. Kakati at kakati yan. Yes. Nako po, pero right now, look at Blacklist International, nako po, nag-aabang naman talaga sila, no, waiting for someone to be picked off. Pero I think alam ng SG Omega yung sinusubukan gawin dito ng Blacklist International. Look at how they rotate on the map, especially Haji. They're still waiting pero mukhang magkakaroon tayo ng engagement dito. Here comes Tang. Well, the ultimate. AGC is still not using the ultimate dito pero the basic tank is real. Grabe naman yung damage yung pinapakita ng SG Omega. Hindi pa tayo tapos. Killer dito, hinahabol pa rin ni AGC. Look at the basic attack damage. Walang magawa. Blacklist International ngayon dito. I think SGD is trying to end the game. Parang bro. Killer. Medyo binibilisan lang kanyang buhay dito. Another ejector. RKO hinatang palabas ng base. And that's a clean win. 2-0 for the side of SGD. SGD Omega.